Magandang hapon sa lahat. Bago tayo magsimula, nais ko muna na tumahimik ang lahat para sa ating panalangin. Tayo ay manalangin. Amen. Bago tayo mag-umpisa, nais ko muna ang tanungin kung kamusta ang inyong linggo. Mabuti at hindi kayo lumabas dahil hindi kaya ligtas ang lumabas. Napakaganda naman ngayon ng araw at walang lumiban. Perfect attendance? Very good. Perfect attendance ang lahat. So, nung nakaraang araw din, napag-usapan natin ang mga uri ng morpema. Ngayong hapon, may bago na naman tayong tatalakayin. Ngunit bago iyon, meron muna akong katanungan. Ito ba ay mga pangungusap? Ang magandang hapon, pakibuhat naman ng aking bagahe. Naku po, nakipag-away ko naman raw. Napakaganda talaga ng mga tanong. Nais kong pag-isipan ninyo kung ito ba ang mga grupo ng salitang ito ay maituturing natin na pangungusap. Ngunit huwag muna kayong sumagot dahil ito ay malalaman natin sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Bago tayo pumunta sa ating talakayan, nais ko munang gumawa kayo ng dalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay dapat may representante o leader at makinig sa aking panuto. Nakabuo na ba ng pangkat? Magaling. Ang nasa kaliwa ang pangkat A at ang nasa kanan naman ang pangkat B. Ang gagawin ninyo ay open ang link na aking isinend sa ating GC. At makikita nyo dyan ang mga grupo ng salita. Nais kong buuin nyo ito at iayos ng maayos. Yung tamang pagkakaayos sa napakadaling panahon. Meron tayong standard time na 5 minuto para matapos nyo ito. So kung sino man ang makatapos na hindi pa natatapos ang 5 minuto, siya ang panalo. Umpisahan na natin. Ang 5 minuto ay magsisimula na. Palakpakan naman natin ang pangkata at sinang unang nakapasa at tama ang pagkakabuo nila sa mga pangungusap. Palakpakan! Ngayon, nais kong itanong sa inyo kung mayroon na ba kayong idea kung anong pag-uusapan natin ngayong hapon? Okay, magaling pagbuo ng pangungusap. Ano ba? Tama rin ang mga pagkakasunod ng mga salita sa pangungusap. Ang lahat ng inyong sagot ay tama dahil lahat ito ay tumutukoy sa syntaxis. Ang topic ko natin ngayong hapon ay syntaxis. Ano nga ba ang syntaxis? Ito ay ang pag-aaral ng pagbubuo ng mga pangungusap. So, ang pagbuo pala ng pangungusap ay pinag-aaralan din. Meron tayong dalawang bahagi ng pangungusap. Ang paksa, ang bahaging pinagtutuunan ng pansin sa loob ng pangungusap, at ang panaguri, ang bahagi ng pangungusap na nagbibigay kaalaman o impormasyon tungkol sa paksa. Meron tayong halimbawa ng paksa. Naninirahan ang mga mangyan sa lalawigan ng mundo. Ang mga mangyan ay siyang may ituturing paksa sapagkat ito ay ang iniikutan o ang paksa ng pangungusap. Ang panaguri naman ay sa ikalawang halimbawa ay ang manok sapagkat ito ay ang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa ating paksa na siyang paborito niya. Ulam, nakuha ba ninyo? Magaling! Ngayon, meron din tayong tinatawag na ayos ng pangungusap. Ang karaniwang ayos at ang di karaniwang ayos ng pangungusap. Ano nga ba ang karaniwang ayos ng pangungusap? Ang ayos ng pangungusap na nauuna ang panaguri kesa sa paksa at naman ang di karaniwan. Ito naman ay kung nauuna ang paksa o simuno kesa sa panaguri. So, nakuha ba ninyo? Tingnan natin ang halimbawa. Nag-aaral ng medisina si Colleen sa karaniwang ayos ng pangungusap kung saan ang panaguri ay nag-aaral at ang simuno ay si Colleen. Makikita ninyo na nauna ang panaguri kesa sa simuno o paksa, kaya ito ay ituturing natin na karaniwang ayos. Tingnan naman natin ang sa di karaniwan. Ang mag
mag-anak ay nagsisimba tuwing Linggo. Ang ating paksa ay ang mag-anak. Ang ating panaguri ay nagsisimba tuwing Linggo. Makikita ninyo na mas nauna ang ating paksa na ang mag-anak at pangalawa ang panaguri. Kung kaya't ang pangungusap na ito ay may tuturing na di karaniwang ayos. Magaling! Ngayon naman, dumako tayo sa uri ng pangungusap. So, mayroon din palang uri ang mga pangungusap. Tingnan natin kung ano ang paturon. Ito ay nagpapahayag ng impormasyon at nilalagyan ng bantas na tudok. Paturol, ito ay nagsasalaysay lamang. Pangalawa ay ang patanong. Ito ay nag-uusisa o nagtatanong at nilalagyan ng bantas na tandang tananong. Ano naman ang pautos sa pakiusap? Ito ay nagpapahayag ng pag-utos sa pakikiusap na karaniwang nilalagyan ng kuwit kapag may tinatawag at nagtatapos sa tundok. At ang panghuli ay ang uri ng pangusap na padamdam. Ano ba ito? Nagpapahayag ng masidhing damdamin na nagtatapos sa tandang padamdam. Okay, kung makikita ninyo, mayroong mga palatandaan para matukoy natin kung anong uri ng pangusap ang ating binabasa. Katulad ng patrol, ito ay nagtatapos sa bantas na tundok. Ang pananong naman ay syempre nagtatanong, kaya ito ay nagtatapos sa tandang pananong. Ang pakiusap naman ay parang katulad din ng patrol. Ngunit, bibigyan ko kayo ng isang hint kung paano nyo ito matutukoy. Ito, kung nakikiusap ka, ay merong may lapi o panlaping maki o pake. Tama. Ang padamdam naman, syempre, ito ay nagtatapos sa tandang padamdam. Napakagaling naman. Tingnan natin ang halimbawa ng patron. Nakatulog si Abby habang nagbabasa ng aklat. Nagising siyang parang iba ang paligid. Ito ay naglalahad ng impormasyon o nagsasalaysay lamang. Ang halimbawa, patanong, saan kaya ako naroon? Kamusta ang mga inaalagaan niyo, punong nars? So, ito ay pangungusap na nagtatanong. Pauto sa pakiusap, hanapin ang mga nars, huwag pabayaan ang reyna. Ang pangungusap nito ay maituturing natin na nag-uutos. Sa padamdam na ban, aba, parang may prosesyon. Hala, tumawin ang mga sundalo. Ito ay naglalahad ng matinding damdamin sapagkat ito ay may bantas na tandang padamdam. Napakagaling naman. Ngayon, mayroon din palang mga pangungusap na walang paksa. Ito ay mga tinatawag na pangungusap na eksistensyal, pangungusap na pamanahon, pangungusap na paghanga, mga maikling sandita at mga formularyo panlipunan. Ano ba ang pangungusap na eksistensyal? Ito ay nagpapahayag ng pagkakaayos ng isang o higit pang tao, bagay at iba pa. Ito ay pinangungunahan ng may o mayroon. Ang pamanahon naman ay nagsasaad ng oras, uri ng panahon, at ang paghanga ay nagpapahayag ng damdamin na paghanga. Ang maikling sambitla naman ay mga dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. At ang formularyong panlipunan ay mga pagbati, pagbibigay galang at iba pa na nakagawian na sa ating lipunan. Tingnan naman natin kung anong mga halimbawa ng mga pangungusap na walang paksa. Una ay ang existential. May pasok ngayon, walang tao riyan. So makikita natin na wala itong paksa. Pangalawa ay pamanahon. Halimbawa ay Pasko na, bakasyon na. Sa paghanga, ang ganda-ganda mo kay sipag mong bata. Sa maikling sambitla, aray, ay. Tandaan natin na ang mga maiikling sambitla ay kahit yun lang ang iyong sambitin ay nagpapahayag na ito ng buong kahulugan o nais mong sabihin. Sa formularyong panlipunan, magandang araw, maligayang pagbati sa iyo. Yun ang mga halimbawa. Tila nakuha niyo naman ang ating pinag-usapan ngayong hapon. So, meron bang katanungan o nais na linawin? Magtaas lamang ng kamay.
bang wala nagtataas ng gamay, na kamay, patid ko. Kuhang-kuha niyo talaga ang ating leksyon ngayong hapon, kung kaya't tayo ay merong gawain. Gusto ko ang bumuo kayo ng apat na grupo at gumawa ng isang pangungusap sa mga pangungusap na walang paksa. Makikita natin na meron tayong lima, existential, maikinsang bigla, pamanahon, formularyong panlipunan at paghanga na pangungusap. Kaya ang gagawin ninyo ay bumuo kayo ng tig-iisang pangungusap sa bawat pangungusap na walang paksa na iyon. Kuha ba? Okay, magaling. Meron kayong 15 minuto para gawin ito. Pagkatapos ninyo ay isubmit lamang ito sa ating GC. Maliwanag ba? Okay, magaling. Ang 15 minuto ay magsisimula na. Tapos na ang 15 minuto, kung kaya't close na ang ating pagpapasa ng gawain. So, sa tingin ko kayo ay handang-handa na sa ating pagsusulit. So, nais kong sagutan niyo ito. Meron tayong 3 test dyan. Basahin ang mabuti ang panuto. At ang inyong answer ay ilagay sa inyong answer notebook o quiz notebook. Pagkatapos inyong sagutan ay screenshot o kunan ng larawan at isend din sa ating GC. Nakuha ba? Okay, meron kayong 20 minuto para sagutan. Ang 20 minuto ay magsisimula na. Tapos na ang 20 minuto, kaya inaasahan ko na wala nang magpapasa. Lahat ay nakatapos. So, para sa inyong takdang aralin, nais ko na mag-advance reading kayo sa susunod nating topic o na semantika para sa online recitation bukas. So, ang online recitation natin ay may puntos kung kaya't kayo ay mag-aral ng mabuti. At dyan nagtadiksyon, batid kong may napag-aralan kayo ngayong hapon. At sana ay magtuloy-tuloy ng ating perfect attendance. Maraming salamat.